morning po. Welcome back to my channel. Today is Monday. Kumusta po kayong lahat? Absent po muna ako ngayon sa YT. Asikasuhin ko muna yung aking TIN number. Kasi meron po ako dati, napakatagal na panahon na, no? Nawala na yung ID ko. Hindi ko na alam yung number ko. So, pupunta ako ng BIR ngayon para mag-verify ng aking TIN number. Kasi kailangan ni Lolo daw, kailangan natin, no? Kailangan natin na ilagay doon sa isa sa mga requirement ni Lolo para makatanggap tayo ng sahod, no? Pwede namang hindi, pero malaki ang bawas ng tax. So kailangan mag-submit tayo. So ipapakita ko po sa inyo kung paano po, or yung step by step na pagkuha po ng TIN number sa BIR po. Ayan, sa bahay niyo po ako. So nandito na po tayo ngayon sa, papasok na tayo sa building ng BIR. Ayan, ito po yung BIR Davao. Ayan. Dito daw yung yung mga magbi-verify. So ito yung next first step. Magtatanong muna, verify ko muna yung ko number. So ito po yung second step po. Sa mga meron ng mga TIN number na hindi na maalala or nawala na yung mga ID, no? So ito po yung second step po. Magpalista lang. Meron silang tagalista doon, no? Nagbibigay ng number. So hintayin na lang natin natawagin yung number. So yan, ito po yung second step na pag-verify ng TIN number. Yan, so sana pwede pa yung TIN number ko kay para hindi na ako kukuha ng kung ano-anong requirements, no? Verify na lang, then baka bigyan na ako ng number. Yung TIN number ko na dati pa. So sana okay pa siya. Dito po tayo ngayon sa loob na ng BIR. Ito na po yung mga counter na i-verify natin yung mga nawawalang ID or yung mga nakalimutan, yung mga nakalimutan na TIN number. So ito na po yun. Dito na tayo sa loob, malamig. Sobrang ganda ng nila. Sobrang ganda ng opisina nila. Sobrang laki. Sobrang laki, no? At saka ang babait ng mga staff nila, ng mga employees dito sa BIR Davao, Region 11.